Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat. Sana po ay naging masarap yung ating lunch. Ayan, and sana po nabusog tayo, no? At ready makinig mamaya, hindi yung ready ng mag-shiesta. So hopefully nakapag-shiesta na po kayo. Ayan, so sa ating mga nasa FB Live, nakapin na po yung ating PM attendance form sa comment section. Sa ating mga nasa Zoom naman, nakalagay na po sa chat box yung ating PM attendance link. Okay? So, we have some time para mag-shout out sa mga nandito sa Zoom. Ayan, gustong magpa-shout out yung mga nasa Zoom. Tingnan ko kung makikita ko pa sila. Na-disconnect ako kanina. So. Okay, so good afternoon po. FNAS Pampanga Annex. Ayan. Mayong hapon sa tanan, librarians from Andreli Pardales, EVRLC. Ano nga ba ang EVRLC? Eastern Visayas Learning Resource Center. Ah, parang alam ko to sa ano to, PSHS. Ayan, na-disconnect ulit ako. Okay, so sa Zoom naman tayo. Ay, sa FB Live naman tayo. Okay, ulit. Yung mga nasa FB Live po, nakapin po sa comment thread yung ating PM attendance link. And once again, please ensure that you accomplish our forms correctly. So, hindi po namin mai-edit kung ano yung mga nakalagay sa forms. So, as is po yun. Ngayon, kapag po hindi nag-match yung AM and PM attendance po ninyo, mai-invalidate po kaagad yung inyong certificate. So, hindi nyo po yun matatanggap. Okay? Ayan, good afternoon from Pamantasan ng Kabuyaw. Good afternoon po from Basco, Batanes. Tara dun. Parang masaya dun eh, di ba? Good afternoon from PCCR, Manila. Good afternoon, watching from Cagayan de Oro City. Good afternoon po, watching from Nueva Vizcaya. Ayan. Yes, indeed. Welcome back sa inyong lahat for our PM session. Good afternoon from Camiguin Polytechnic State College. Galing. Nakikita ko talaga yung Basco, Batanes. Tara na doon. Ay, try ko mag-backread kung makikita ko yung iba. Good afternoon from Plato Martinez Law Offices. May tuloy pala yun. Okay, from CNSC Main Library, Daet, Camarines Norte. Watching from Bonyao National High School. We also have from Lady of Peace, Antipolo City. Ayan, tingnan ulit natin sa Zoom. Marami na din sila. Good afternoon, Mindanao State University at Naawan. Good afternoon from MSU Elnak Library, Lanao del Norte. Watching from St. Francis de Sales Theological Seminary, Lipa City. Ayan, so iba-iba talaga yung mga attendees natin, no? From public libraries, academic libraries, and special libraries. Meron din pala tayo from school library. Galing. Good afternoon, everyone. Greetings from Holy Family Academy, Angeles City. Good afternoon from Ordaneta City National High School. Ayan, so habang nagsha-shoutout po ako, sana po ay nakapag-attendance na po kayo. So, ipagpaumanhin niyo po yung nakalagay na timeout sa naka-flash. Afternoon attendance po natin yan, na mali lang po kami ng lagay. Ang magiging timeout po ninyo ay yung ating evaluation form mamaya. Kasi po, real time po yung time pag nag-submit kayo. Okay? Ayan. So, okay. So, hopefully, nakita nyo na po yung ating mga, yung ating attendance link. Ayan. Tsaka yung mga salamat po ulit sa mga kasama
natin na participants na laging nagre-repost ng ating mga link para makita din ng iba. Maraming salamat sa inyo. Ay, shout out from Northern Bukidnon State College po. Okay. Good afternoon from Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan. Saan po ang Tampilisan? Zamboanga. Zamboanga area. Okay. Nice. From Mindanao State University, Maguindanao. So yung mga attendees po natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so I think ready na tayo ngayong hapon. Pa-chat naman ng ready kung handang-handa na kayo. Si ano pala yun? Si SpongeBob, no? Handang-handa! Handang-handa na, ganun. Okay, ready na po, ready. Okay, very nice. Ready na nga sila. So, hihiramin muna natin yung isang, ano to? Microphone. So, before we continue to our afternoon discussion, magsasagot lang po si Ma'am Janice ng mga tatlong questions muna. Ayan, so Ma'am Janice, ready na kayo sa pagsagot? Ready. Ready daw, ready. Ma'am, baka palit tayo, mas malakas yata yung isa. Ayan. Okay, so ang unang tanong from anonymous attendee. Ang tanong po niya, what do you suggest what we need to do with non-print materials and books that are not related to the subject matter of our school or age level of our students, since these books are acquired and collected by the previous staff? Like, for example, the several copies and titles of books about ghosts, marriage, and sex that are not appropriate for the grade school library. Hope you can give us enlightenment. May ghost, so kailangan nila ng enlightenment. I hope I can give you enlightenment. I hope I can enlighten you. All right. So, since you have already mentioned that it's not appropriate for the age level of your students, I'm assuming you've already reviewed your policy. So, if that is the case, then your policy also dictates that if it's not within your scope, you can weed them out. All right. So, ito yung sinasabi natin na example na this is where your policy informs and protects the librarian or the school. So if it's not really part or within the scope of your collection development policy, it's not within the curriculum, then you can definitely weed them out. Walang problema yon. Hindi ako mag-comment dun sa specific subject, no? Uh-huh. Kung ano man. But in general, ganun mo siya. Ganun yung atake pagka meron sa tingin mo hindi dapat dun sa collection, hindi nabibilang sa collection mo. Huwag kayong matakot mag-weed out, I guess. And if it's within the policy, sabihin mo lang sa administrator mo. I think they will support naman the decision to remove the materials na sa tingin nila hindi bagay dun sa age level ng student. Ayan. So, ikaw din yung tatanungin po namin, meron ba kayong collections policy? Kasi kung wala tayong basis ng weeding out, di po ba, ma'am? So, kailangan din po, we make sure na may policy sila, ma'am, no? Better na may policy. Pero kung, I guess, kung ikaw naman yung librarian doon, kahit walang policy, and malinaw naman na talagang hindi niya sinusuport yung curriculum, malinaw na within the submission vision ng university, hindi siya naka-align, I think okay pa rin naman siyang tanggalin sa collection, kung controversial siya. At saka walang subject ng ghost sa ano sa elementary, di po. Pero pag uh,
It's a safe, it's a safe so, subject depend, area. Siguro depende din sa mga sa level ng mga vocabularies, ma'am, no? Na kayang intindihin. Nung or i-separate na lang kasi baka yung mga teachers, kailangan nila yung ganyang resources. Huwag na lang And next, what are some of the differences when it comes to collection development policies for e-books and printed materials? How often will e-books will be evaluated or updated? Meron na akong ano dyan, naka-prepare na ako ng question. And so answers dyan. Okay. So may mga ilang differences. No? Like for example, sa access and ownership, of course, print materials, typically purchase and own print materials, outright yun. Pero sa electronic materials, usually subscription, di ba? Pero kung e-books, meron ding perpetual, meron ding, pero marami rin, subscription din. So collection policy must address licensing agreements, renewal, access continuity. So yon. Pagdating naman sa selection criteria, of course, alam niyo na yung sa print, but for electronic materials, selection criteria include not only content relevance and quality, but also the platform's usability, availability of multiple access points, compatibility with existing library systems, whether the material is accessible across various devices. Yan kasama yon when you evaluate electronic resources, kung compatible ba siya sa platform mo, saan mo siya ma-access. Kasama yan kasi electronic kasi siya. For budgeting din, pwedeng mas complex kasi pagka sa electronic resources kasi may subscription cost, potential price increase, usually yearly, nagtataas yan. So the policy should account for this recurring cost and potential inflation. Also for preservation. No, preservation in electronic resources involves ensuring long-term access through digital archiving, managing format obsolescence, and maintaining backup. So policy must include provision for preservation of access to digital content, especially after subscriptions lapse. Oh, meron bang policy yon? So weeding at deaccessioning naman. Again, alam niyo na yung sa print, but for e-resources, it might involve cancellation of subscription or license based on usage statistics. No, so paano mo ika-cancel or re-renew? For example, yung isang electronic resource, especially kung subscription siya. Syempre, deaccessioning, wala namang physical ano to, space issue. So siguro more on financial sustainability and content relevance yung tinitingnan dyan. In terms of access and use, electronic materials offer remote access. So policy may need to address issue on DRM, authentication method, user privacy, etc. And then in terms of evaluation naman, ang focus ng electronic usage statistics usually provided by vendors, cost per use, and user feedback and access usability. How often? Well, if you could, sa electronic resources, halos yearly kami nag-assess. At least yung usage, kasi nga, doon namin i-determine kung i-renew siya or hindi. So yung usage, madalas yun yung ginagamit na basis. Tsaka yun yung ina-assess namin. For electronic books, actually nakakasama din siya kasi madali lang makita yung mga downloads niya, peer review. So you can do it as often actually depending on the need. Baka mamaya kailangan mo for report and you can go ahead and assess the collection. Now, pwede rin namang subject-based ang approach mo for collection. For example, dahil part siya ng science collection or computer science collection, then mapapasama siya doon. Kung nakaschedule kayo ng every 3 years, nag-assess ng computer science collection, then you assess it every 3 years. So again, make sure you add that in your collection development policy, how often you will assess the collection. But the keyword there is should be regular. Regular pero yung interval din ha, baka mamaya regular every 10 years. Wag ganon. At least within 2 to 3 years, di ba? Okay. 2 to 3 years. Opo. Ayan, so kung kailangan niyo po ng list of criteria na pwede niyo pong i-adapt, pwede po kayong mag-email kay Ma'am Janice, bibigyan po niya kayo ng listahan. Okay, and dahil pinag-uusapan po natin kanina ang cost, so ito na po yung pangatlong tanong.
Ma'am Janice, aside from evaluating utilization statistics, please share po other strategies of DLSU libraries in determining the ROI of subscribed electronic resources. May nasabi na yata kayo, pero yan ma'am. Sige. Okay. For electronic resources, major talaga namin, ang ginagamit namin, cost per use talaga. Yun yung unang criteria or assessment na ginagawa namin. Basically, cost per use, which I will discuss later, is you divide the total downloads or views dun sa cost niya. And then, may policy din kami kung kailan acceptable. So, for example, dapat ang cost per use mo hindi lalagpas ng $25. So, pag lumagpas doon, hindi naman namin sinasabing, oh, sige, canceled na yan. Pero candidate na siya for cancellation. Pero pupunta pa rin kami doon sa sino yung requestor. Tatanungin namin sila, sabihin namin, oh, eto po, lagpas na. Hindi siya, candidate siya for cancellation, pero ano pong recommendation nyo? Ayun, so hindi laging, pag hindi siya nakamit, canceled na. So aside from that, session. Ayan, nandito na nga si Ma'am Janice.
natin or yung mga nilagay natin sa collection policy natin. Kasi after all, usually usage naman tinitingnan talaga natin. Terms of performance. Pag nagagamit yan, parang we feel na, oh, tama yung mga nabili ko. Maganda, nagagamit nila, useful sa kanila. Ano pa yung pwede kong ibigay? Ito mga hindi nagagamit, ano pa yung pwede kong gawin? We weed out ba to? Or kailangan lang i-promote, etc. Or ilagay lang sa inactive collection, etc. Okay, so as a note for the performance indicators, use this to demonstrate the value and impact of the collection to stakeholders, including library management, staff, and funders. So I'm sure in your next report, if you provided this kind of statistics to your supervisors, to your administrators, I think they will appreciate, no, will appreciate you providing this kind of statistics. You can share the performance data with other library departments. So kung sa technical services ang gumawa nito, for example, you share it with the reader services and other departments within the library and collaborate with them to come up with initiatives that will improve the overall library performance and user experience. All right, so ito yung four topics that we tackled today. How are you? May mga na-pick up ba kayo? Meron ba kayo pwedeng magamit out of all the discussions that we've had? Right? I hope you'll be able to take away a thing or two that you can use to improve your collection and your collection decisions. No? All right, so we're done with the trends, the fundamentals, your collection, and know your numbers. So at this point, let me just summarize, no, through the key takeaways what we have covered this day. Okay? Bakit K? Mali yung spelling. Sorry na po. Key takeaways. Key takeaways. Building relevant collection is not just a task. It's a mission. It's about empowering users to discover and access knowledge that can change their lives. No, yung bawat isang libro na pinipili natin to be added to our collection has the potential to spark interest, di ba? Kahit sabihin natin, oh, big words naman, transform, spark. But that's true. Ang daming successful persons na magsasabi na nagsimula yung interest nila, nagsimula yung career nila because they picked up a book from a library. Nag-succeed sila academically because the library provided a wealth of resources for them, wealth of relevant resources for them. Next, librarians are not just custodians of books and resources. The impact of their work extends beyond the libraries, shaping the future of their communities. Yes, so libraries, the librarians who work in these libraries, we really have the power to impact the future of the community. And when we say community, it could be the students, the grade school students, senior high, the undergrad, the graduate studies students, mga postgrad students. We have the power to do that when we provide the right resources for them. Kasi malaking support yun sa kanila eh. Yung mga nagre-research, tapos nakita nila mayroon kang libro ni Creswell sa library mo, ang laki ng ngiti niyan. Sinasabi ko sa inyo. Kasi kailangan nila yun eh. Diba? Kapag nakita mo, kahit ako personally, may mga hinahanap akong libro, tapos nakikita ko sa library, meron kami sa collection namin, ang saya ko. So, ganun din yung mga students. Kapag iba, nagme-message pa sa amin, pag mag-graduate sila, nagpapasalamat sila kay Laura, salamat sa support. At hindi lang yun, I think they're also thankful because they're able to find the resources that they need from the library. And lastly, collection development is an ongoing process. The needs of users will evolve, and so must the strategies used to develop collections. So continuous improvement and adaptability are key to maintaining a relevant and valuable collection. Sabi nga kanina, di ba, yung collection development policy, dynamic siya, hindi siya dapat static. Collection development is also an ongoing
ongoing process. Kasi nagbabago yung user natin. So if you do a community analysis this year, baka next year iba na yung demographics. Baka nag-iba na yung interest niya. So dapat regular lang. No? Regular lang yung pag-update natin ng policy natin. Tapos ito, yan. Dire-diretso lang yung pag-maintain natin ng collection natin, pag-upgrade ng collection natin. Yan. Para ma-maintain natin yung relevance niya. And then, I think that's the last slide. So, I look forward to questions and I hope may nakita kayong inspirations dun sa mga nakita ninyo kung paano pa mas i-improve yung inyong collection within your library. Okay, so we just, as we wrap up, let's just go back to this girl na sad siya kanina. Just imagine that this time, no, we're able to provide those materials that she needs for her research project. And then, dahil nakita niya yon, nakagawa siya ng magandang material, na comprehensive, she got good grades, got inspired, makagraduate pa siya cum laude. Yan. So, it's a success story when you're able to provide the right resources for our students. Okay, I'll be happy to answer any questions or clarifications, and then after that, we'll move on to our workshop. Okay. Ito yung major. Marami akong resources, pero ito yung major na mga books, like if you're into fundamentals of collection development, ito yung mga Bible ko. Ginamit kong Bible for this. Okay. So mag-question muna tayo, Ma'am Irene, or workshop na? Ay, go ahead, ma'am. Know your numbers. Sige po. Yung formula kasi may nakalagay doon na halimbawa 3,000 minus then over how is that? Minus and then over. Opo. Send ko po sa inyo. Oo. Send ko po sa inyo. Uh-oh. Kasi papalito po kayo dito sa marami lang siyang words, pero actually simple lang naman siya. Ayan, okay. So, maraming salamat po, Ma'am Jenny, sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga participants. Inspirasyon kasi mamaya, kasi may math na tayo. So, binabalikan natin yung ating ano pala dito, yung division, no? Ganun, no? Multiplication, ganun. Diba, so, ang gagaling na, now you found out na magagaling talaga yung librarian sa math. Yay, magagaling ang librarian diba? Sa math. Gusto ko yan. Gusto ko ding anginin. Multiply, divide, easy. At least yan, multiply, divide. Wala pa tayong ano doon, x, y, raise to something. So, basta magaling tayo sa MDAS. Okay, so, okay, ito po yung question natin from Elvin Ventosilio. So, sabi po niya, on libraries and textbooks, what does the author in textbook writers say about libraries providing textbooks that will diminish their royalties from sales? This has been a hot topic among fiction writers and novelists also because of diminishing royalties. So in libraries in countries where Libby and Overdrive are supported, they are lobbying for higher royalties for licenses for e-books. Yung sinasabi ng mga authors, I think nasabi mo na, na concern talaga nila yan, na kapag pina-access electronically, na babawasan yung income nila essentially. Pero, for example, for textbooks, minamanage naman ng publisher. Actually, it's very expensive. So, parang ganun pa
pa rin naman in a way, siguro nga lang mas maraming nakaka-access sa isang textbook. Bibili ka ng 10 license, hindi kailangan na ikaw lang yung gumamit noon. Pwede pang makagamit yung iba. Although it's a concern, I think the publishers na-compute na nila yan kung nakapag-offer sila, no? Nakapag-offer sila ng subscription. More or less, na-compute na nila yan kung may ganansya sila. Oh, ganansya. May ganansya sila dyan. For fiction, yeah, it could be a concern. Pero, ang model naman kasi ng Overdrive, for example, para ka rin bumibili ng print copy. Pag sabihin nila, pag ganitong number of users, o kailangan bumili ka na ng isang copy. Ang pwede lang dito, ganitong number of users. So, ganun lang minamanage. At saka usually naman, ang naka-access naman dito, nasa academic institution. And then, hindi lahat kaya mag-subscribe sa mga ganito. So in that way, siguro, namamanage pa rin yung economic impact sa kanila, no? But I guess kung talaga maganda rin yung libro nila, nakakatulong pa nga na mas maraming nakakabasa kasi ang daming nagre-refer. Ayun po. And siguro sa kaya nating i-control bilang mga librarians, we have to ensure na kung ano lang yung binayaran natin, ibig ko pong sabihin, dahil pang sampu lang siya, minsan kasi, although hindi natin yun makontrol, ma'am, yung pinipicturan ng mga users, di po ba? So, pag pinicturan nila, sinend na nila sa group chat, tas ilan sila sa group chat, ayan. So, yun naman po yung hindi natin makontrol. Pero yung kaya natin i-control, like, i-check natin, baka nga may nagpipicture, ganun, at kung bawal naman po siya dun sa napirmahan na agreement, yun po siguro ang ano. Sa ano, ma'am? Sa, alam mo, sa databases kaya, nangyayari din yan na, similar, not exact. Pero kunyari, yung isang faculty, dinownload niya yung article na galing sa collection niyo, tapos sinend niya na sa estudyante niya, well, di na yan makakount. Di na siya counted. Tapos ilan yung estudyante, so, di po ba? Ano yun? Parang I think inherent na challenge yun when it comes to electronic resources. Andyan na talaga siya because of the nature of the format of that type of resource. And from Sir Fernan. Sir Fernan, sa susunod, on-site po kayo. Sabi pa ni Sir Fernan, libraries can pay necessary royalties from collective management organizations such as PhilCols, a duly accredited CMO by the Intellectual Property Office of the Philippines. So fees will depend on the number of users per institution. So basically, parang sa subscription nga din po, ano po, per users. So mas maraming user, mas mahal yung bayad. Po. Ayan. So, pwede po tayo magpatulong kay Sir Fernan. Okay? Ayan. Next po. Parang para na naman po ito sa ano, sa mga accreditor. Sa susunod siguro, magkaroon tayo ng panel ng accreditors para ano, dito na sila magsagot. Gusto nyo ba yun? Ayan. Sa ating mga participants sa Zoom at saka sa ano, sa FB Live, kung gusto nyo yun, isama niyo 'yon dun sa evaluation later. para baka pwede sa susunod na mga webinars natin maging panel discussion na lang siya. So you can ask many questions as you can regarding sa collections, sa accreditations, mga ganun. Mm-hmm. Yan. So hindi na lang muna natin sasagutin yung about sa accreditation ngayon. Mm-hmm. Okay? Ayan. So, ang tanong po ni Ma'am Miriam, Ma'am, is it okay we get our percentage of utilized collection by classification and by programs? Yeah, actually, I would advise that. Oh, kasi yung isa overall lang yun, walang masyadong, I mean, general lang sasabihin niya sa'yo. Pero yan talaga, dapat ikuwanin mo, no, get the utilization rate by collection, by program. Yan. Please do that. Ayan. So please do that. Next, from Sahara, although I'm not sure, pero sabi niya, ask ko lang po if pwede po ba na yung CDP is naka-integrate siya sa service manual ng institution? Oh yeah, I think that's not a problem. As long as may sarili naman siyang, ano ba to? Parang kumbaga chapter. Chapter dun or section dun. That should be okay.
Ayan. Para pag dinistribute yung service manual, lahat nandun na kayo, alam na alam yun. Oo, may sarili lang siyang section doon. Walang problema yun. As long as you have the CDP. Ayan. Okay. Ano pa ba yung hindi na tanong? Ah, ito. Okay, ito na po. Dahil nag-math na tayo kanina. Ito pa yung isang tanong. What data triangulation technique can you recommend to support such library customer satisfaction surveys? Magre-research to. Quali, may triangulation. Okay. Ano po kayo, mag-submit po kayo ng abstract. Ah, tapos na ba sa NLP? Ay, sa NLP sa apply? Ah, tapos na. O sa ASLP na lang. Ayan. So, sige ma'am, tuloy nyo. Okay. So, for customer satisfaction surveys, may triangulation kang pwedeng gawin kasi ano yung pwede mong gawin kapag nagsasurvey ka? Pwede yan, yung survey, questionnaire, and then yung mga structured survey lang so that you can collect yung quantitative data dun sa customer satisfaction. So, meron ka ng overview ng customer opinion. And then, pwede mong gawin, in addition to that, you can do a follow-up interview. Okay, interview lang talaga or follow-up interview kung alam mo kung sino yung sumagot ng survey. And then, you'll have a deeper exploration of the reasons behind customer satisfaction or dissatisfaction. So, for example, sinabi niya, ay, hindi ako satisfied dito sa collection na to. Then, pwede mo siyang tanungin, ah, ano po kayang factor, bakit hindi? So, doon, may qualitative data ka na from the respondent. And then, observation, yan, pwede yun. Yung interaction ng users mo with your collection, pwede yun. Meron kang behavior ba? May behavior kang makukuha. And then also, pwede yung document or feedback analysis. You can analyze existing customer feedback from different sources. Pwedeng sa social media, sa email, sa customer service records. O kaya, pwede ka rin mga customer service records kung meron kayong ganong klase. Then pwede mo siyang i-corroborate dun sa findings ng iyong survey. Marami na yan, ha? Hindi lang tatlo. Ayan. So, sa mga gumagawa po ng research, ayan, marami na pong nabanggit si ma'am. And ayan, pwede po kayong mag-submit sa mga naka-call for papers ngayon, katulad ni ASLP. Yes, yeah, sabi ka na, ma'am. Nag-extend sila ng deadline. Oo nga po, eh. Ayan. So, okay. So, I think that's it for the questions ngayon. And ma'am, mukhang ready na sila sa workshop. Oh, parang inaantay na nila yung workshop. Excited na kayo na feel namin. Okay. Sige nga, papuso nga kung ayan, excited puso, na kayo puso sa, na, ano, sa workshop. Puso. Ayan, so before we proceed with the workshop proper, once again, ayan, yung presentation po ng ating resource speaker ay ipapadala sa inyong email kasama po ang inyong certificate. So make sure that you adhere to our house rules to be eligible for the certificate. Remember, dalawang attendance forms, AM/PM, evaluation form, and workshop output. Okay? Yeah. Ayan, okay. So, naghahanda lang po tayo para sa ating workshop. And hinihikayat po namin na sa susunod po na magkaroon tayo ng ganito, we invite you to join us on-site. Mas masaya po ang discussion pag nandito po tayo sa on-site. Ayan. Hey, so sana po na yung mga naghahanap po ng attendance link, nakita nyo na yung mga itong mga kasama po natin sa Facebook Live, nakapin po sa comment section yung ating link, and sa Zoom nakalagay po sa chat box. And continue po to key in your questions na pwede pong sagutin ni Ma'am Janice mamaya after the workshop. Okay, so mukhang ready na tayo, ma'am. Sige pa. Thank you again, Miss Irene.
Okay, so for the workshop, please go to this folder. So we have three documents here. So I'll give you time to scan the QR code or type the link flashed on your screen. Okay. Can you hit the thumbs up button if you're able to access the folder? Ayan, marami na daw nag-thumbs up. Thank you. Okay. Buksan niyo muna yung... Ang title is Collection Analysis Profiling. Collection, bakit mali-mali yung spelling ko? Sorry. Collection Analysis and Profiling. Okay, so dyan, may scenario tayo. Okay. So kayo na lang yung magpangalan ng library ninyo. Kung anong gusto niyo, pangalan ng library, maybe you own a school. So, pangalan niyo sa sarili niyo. May kunyari, may library kayo, pwede. Okay, and then, andito, may mission statement siya. Nilagyan ko dito kasi importante kasing nakoconsider yung mission statement, vision statement, tsaka anong klaseng library siya dun sa analysis na gagawin ninyo. So, just read through the document. Ayan, may mga summary na rin siya actually. Ayan. Okay, so, dito, more on, dahil academic library po ang background ko, medyo mas heavy po tayo sa academic library na data at information. So, ito rin, medyo mas heavy, mas nagli-lean siya towards an academic library type of. So, yan, naka-provide na siya. Ano yung mga key collection areas ng library na ito? Ito yung current challenges. And then, ito yung task ninyo. Okay, you act as the staff member of your library. So, pwedeng librarian from different subject areas. Ah, kasi naka-design siya for a group workshop. But, pwede individual na lang yung gagawin natin. Tama, Miss Irene, no? So, individual na lang. So, ikaw na to. Ikaw na yung buong team. Divide yourself into five. Sabi nga ni, Miss Deliciousness. Divide yourself into five. And then, ang task mo, mag-evaluate ng collection nyo to identify the strengths and weaknesses, understand user needs, tapos magde-develop ka ng plan to optimize the collection with the library's resources. Actually, ito ay mag-develop ng specifically collection development plan. Collection plan na lang kung gawin natin. Yan. Okay? And then, yung goals, nandyan na. Check na lang. And meron na tayong data. Okay? Hindi na kayo magka-come up with another data. Andito na yung data. So, ang gagawin nyo na lang, mag-a-analyze kayo. Okay? Bibigyan nyo ng meaning. So, these are just numbers. Your job now or your task now is to provide meaning to these data. Paano nyo siya i-interpret? Okay? So, kunyari, nag-survey na kayo, di ba? And then, bukod doon, meron tayong guided analysis activity. So, may questions na tayo dyan. And based from this, sagutin nyo yan, no? Maggawa kayo ng visualizations, graphs, based dun sa data na pinovide ko. And then discuss nyo saan yung highest and lowest circulation, support it with a graph, ano yung discrepancies between the percentage of the collection and percentage of checkout, magbigay kayo ng data dyan, or graph, or table, etc., etc. So, nandyan naman lahat yung question. And then, dun sa number 3, pag-create kayo ng collection plan. Yung sa ginamit kong model, collection plan yung gamit niyang term.
Pero yun na naman siya, collection development plan siya. Pero hindi siya yung policy, as in plan siya. More on acquisitions plan siya. Yan. So, click niyo yung link. Dapat makita niyo yan. Ito yung template na nakita ko. Nagamit ko na rin to before. It's simple. It's simple. It's easy to use. You can project your 1 to 3 years. No? Parang 3-year collection plan to or acquisition plan to. Tapos, sagutin niyo lang yan. No? I-fill out niyo. Tapos, ano yung strategies na gagamitin ninyo. Paano kayo gagawa ng strategy or paano kayo gagawa ng goals? Meron na akong example dyan. Dapat specific, may number, may percentage, dapat nakalagay siya dyan. Okay? And then, after that, gawa kayo ng annual targeted plan. So, diba ito, 2024 to 2026. Pero yung gagawin nyo lang na annual target, yung para lang sa 2024. Tapos, meron na rin akong example kung paano mo siya gagawin. Okay? Pwede mong gawing basis yung data na binigay ko. However, if you wish and you have your data, no, profile of your library, if you want, you can create your own based on the statistics, based on the analysis that you've made from your library's collection. Okay lang din yun. Okay? So, tanggalin nyo lang itong mga example ko and that's use this template to create your collection plan and to also do the analysis. Meron na rin akong sample graphs dito na pwede nyo gawin. Pwede ganyan nyo i-present yung data. At ano-ano yung pwede nyo analysis na gawin dun sa data na pre-provide ko. Yan. Iba-ibang visualization, but the simpler the better, actually. Pag sa data storytelling, ayaw nila nitong ganito eh. Yung donut, ayaw nila niyan. But kung malinaw naman yung mga, tawag dito, yung pagkakaiba-iba. Minsan kasi hindi mo ma-determine eh kung alin yung mas malaki, mas maliit pag donut ginamit mo eh. Hindi ka pares kung bar graph. But if you wish, pwede naman. Kasi nakadipine naman, nakalagay naman yung labels. Pwede naman. Alright? So, you have 30 minutes to do this workshop, and then after that, we'll have a presentation of output. If you want to volunteer, please let us know. We'll be very happy to let you present your collection plan and your collection analysis. Okay? Mag-aabang na lang po kami sa Zoom ng inyong questions. Activity na lang, group work, para, yes, ma'am. Since on-site kayo. Ayan, so, ulit, sa mga nasa on-site, pwede po kayong mag-group activity para may sample tayo sa presentation po mamaya. Okay, sa mga nagtatanong sa Zoom, sa FB Live, dahil magkakasama daw sila sa isang institution, pwede po ninyong gawin yun as a group, just make sure na individual yung submission para makita natin yung pangalan. Okay po? Yes. Isang output pero individual submission. Okay po? Ayan. So, sana klaro na sa mga kasama natin sa Zoom and ano Facebook Live. And ayan, sige po. Pwede po kayong mag-rearrange. Yes, sige po. One group na lang sila. One group? Pwede na po kayong tatlo. Tapos si ma'am, para tigtat. Ah, kayo na lang po. O, sige po. Yung output nyo po, i-save nyo na lang isa-isa sa Google Drive din. Apo. Apo. So, ayusin nyo lang po muna.
Ayan, so mamaya may link po, may link kung saan nyo po ipapasok yung mga outputs. So, may isa pong ipo-flash na link mamaya. Wait. So, i-disregard na lang. May next. May isang ano po. Sige ma'am. Ayan po. So, meron tayong isang folder for the outputs naman. Ayan. So, ilalabas po yung... Ayan po. Oops. Okay. Ayan. So, yung output nyo po, dito siya ipasok. Okay? So, kasi yung folder po kanina, nandun yung mga kailangan nyo. So, ang gagawin nyo po, huwag nyo pong i-edit dun mismo sa mga nakalagay sa G Drive. You need to download yung material na nandun. Tapos, gawin po ninyo. And then, yun po yung ipapasok nyo po dito. Okay? So, reminder po sa ating mga nagsasagot sa forms. Uulitin po namin ang house rule natin. Kapag kayo yung nagkamali sa input, hindi po kami liable being the organizers. Opo, kung hindi po kayo makareceive ng inyo pong certificate. So you have to ensure na correct spelling po yung inyong pangalan, syempre, and then your email address, kasi hindi masisend, syempre, kung mali yung inyong email address. And syempre, hindi makakapasok sa CPDAS kung mali ang inyong license number. Okay. So, pwede po kayong Manila paper kung gusto nyo. Para yung output po mamaya, picturean nyo na lang po siya and then you can upload. Ayan, so facilitator po, kasama si Ma'am Venus and si Sir Kevin. Okay. Sige, so just post your question in case may mga tanong kayo regarding sa ating activity. Okay, so okay lang po yung kung ang na-access nyo po ay yung read-only version, i-duplicate nyo na lang po kung ano yung template niya. Okay po, so pwede po kayong gumawa ng sarili nyong material. Copyhin nyo lang po kung ano yung template po na nakalagay doon. Okay po? Ayan, so katulad po nung nasabi namin, this online session is the same as when you are attending on-site sessions. Okay po? So, kapag wala po kayong output dahil may iba po kayong ginawa, we are very sorry. Part po ng house rule natin na dapat ma-accomplish nyo po yung ating workshop. Okay? Yes po, please download the files. Don't edit. Ayan, downloaded po, kaso naka-PDF, yes. So, copyhin nyo na lang po kung ano yung template and yun po ang sundan ninyo. Ayan, sige po, ibalik daw po muna natin sa ating workshop link. Please don't edit the form mismo doon sa Google Drive. Please download the file. If you cannot download the file, please copy the template, okay? Saan po i-submit ang output? So mamaya po, ipoproject po dito sa screen yung link kung saan nyo po ipapasok yung inyong mga output. Kailan ang deadline? Ngayon na po. Okay, pagkatapos nyo po gawin yan, kailangan po ay mailagay din po sa ating link ng output, yung inyong output, syempre. Okay.
Ano pa ba? So bali ngayon po yung oras ng workshop. Ngayon din po ninyo gagawin. Hindi na po kayo mag-aantay bukas. Okay? So binabasa ko, sinasagot ko po yung mga nandito sa Facebook. Ayan. Okay, so kung ayaw pong ma-download ng file, buksan nyo po, kopyahin nyo po yung template, gumawa po kayo ng inyong sarili. Okay po? Ayan. So, marami na po ang naka-access sa link. Hindi po namin alam kung bakit hindi nyo ma-access. Okay, so, pwede din ba kami mag-group ng random sa mga naka-live? Paano po ang gusto nyo? So, yung nasa Mindanao, kung meron sanang ganun, ano po, sa live? Kaya lang parang hindi possible ngayon. Oo nga eh. Baka may separate platform, no? Nagkakaintindihan. Okay. Ayan. Ang galing naman ni Ma'am Empress. Naglagay siya ng link ng Google Drive. Thank you so much. Ayan. Pwede po gawin mamaya. Ang hirap gawin sa cellphone. Workshop po kasi eh. And required po natin ito. Okay po? Ayan. So, doon po sa ating G-Drive, nandun po yung material na pwede niyong gamitin, yung reference nila, tama po? Nandun din po yung template. So, at saka ano nga po yung isa? Kasi tatlo yung nakalagay dyan. Ayun, collection plan. So, kung tinatanong niyo po kung tatlo yung gagawin, hindi po. Okay po? So, basahin niyo po muna yung nakalagay doon sa Google Drive. Okay? Okay. Paano kung isang institution lang po kami? Pwedeng isang group din po kami? Ayan. Nasagot na din po natin kanina. Pwedeng-pwede po. Kaya lang po, individual yung inyong submission. Until what time po pwede mag-submit? Hanggang 4 o'clock. Kasi 30 minutes lang po yung ating workshop. Okay? Ask ko po, saan po makikita ang template? Nakalagay po dyan mismo sa Google Drive. Okay? Yan. So, copyin nyo lang po. At saka marami na din pong nag-post ng link ng Google Drive. Kung wala pong capability yung inyo pong gamit or gadget, para sa QR, ayan, pwede nyo po i-click lang po yung ating link na nakalagay. Di po ako makapasok sa workshop. Bakit po hindi kayo makapasok sa workshop? Wala pong door doon sa workshop. Okay po? Wala ding password. Okay po? Ayan. So, naka-cellphone din po ako. Kung naka-cellphone kayo, ako din, naka-cellphone po. Ayan. Okay? Ano pa ba? Okay. So, alin pong folder? Ayan, buksan nyo po lahat yung tatlong folder para makita nyo kung alin nga po ba dyan yung template. Ano po? Okay, so mamaya po, mamaya na lang po natin i-post yung link para sa output po ninyo. So, gawin nyo po muna yan. Okay? Nag-mute muna ako, ma'am, kasi hindi ako makapag-isip pag may naririnig. Okay, sure, Miss Joris. Okay lang, sige, mag-enjoy ka sa pag-accomplish ng workshop. Okay. Paano kami makagawa? Napigay na po yung instruction kanina. So, nasa folder. Tatlong folder po yung nandito sa G-Drive na ito. Yung isang folder po, pwede nyo pong gawing reference.
Yung isang folder po, may template po doon. And, ayan. So, kailangan nyo pong buksan yung tatlong nandun na document para makita nyo kung ano yung laman. Ay, aroy, hindi ko ma-open. Ayan, buksan nyo lang po para mabuksan. Okay. Ayan, salamat po sa ating mga, sa ating mga kasama sa FB Live na nagpo-post ng mga link. Paano po sa mga walang existing library sa agency namin? Okay, so pwede pa rin naman po kayong makabuo based doon sa discussion natin kanina ng collection development. So I believe natuto tayo doon ng marami and pwede po kayong gumawa ng mga imaginary na collection and audience. Oo, since may sample naman po tayo. Okay? Pwede po minsanan ng isang school. Ayan. Okay, ulit. So, pwede po kayong gumawa kung isang institution lang po kayo. Pwede pong group activity, pero individual submission. Ibig sabihin, yung isang output po ninyo as a group, di pare-pareho kayo ng isa-submit. Diba? Okay? Di po kami makapasok sa workshop. Hindi nyo po kailangan pumasok sa workshop. Ayan, may phones po na walang capability to access documents. Yun po ata ang issue. Walang capability to access documents. Siguro yung mga phones na walang capability to access, yung mga keypad pa siya. Ano po? Kasi halos lahat ng touch screen ngayon, may capability po siya. Opo. So, siguro, well, maybe if you needed to download docs, ganon, sa inyong phone, itry nyo pong gawin. We have a seminar at 2:30 later here in our school. Can I submit my workshop within the day? Ma'am, hanggang 4 o'clock po ang ating session. So kapag hindi po kayo nag-evaluate at nag-attendance, hindi po kayo makaka-receive ng certificate. Okay po? Pwede po ma-allow ang para download po sa file para offline na lang po kami. Nada-download naman po yung file. So pwede nyo pong i-download yung file. Ayaw po bumukas sa desktop. I-try nyo po mag-refresh sa inyong mga desktop or laptop na ginagamit. Sa phones lang bumubukas yung drive. So, saan siya hindi nagbubukas? Okay, so, dito natin makikita, iba-iba yung gamit nila, ano po? So, yung phone niya naman gumagana. Pero yung kanyang laptop, ay, hindi gumagana. Okay. Yeah, ma'am, paano namin mag-edit? Yan, nakasipi kami. O sige, ganito na lang. Kung isulat nyo sa papel, di ba? Sundan nyo yung template. Tapos, picturean nyo yung inyong output. Tapos, yun na po yung lalagay natin sa ating submission drive. Okay? So, I think nagkakaintindihan tayo doon. Pwede po kayong magsulat. Okay? And then, picturean nyo yung output nyo. Tapos, yun po ang isend ninyo sa, or ipasok po ninyo sa ating G Drive mamaya for output. Okay? Ma'am, pag di po ba nakapag-pass ng workshop, ibig sabihin di ako makaka-receive ng certificate, di nga po ako maka-access. Ayan. Sa mga nahihirapan ng access, please magpatulong po kayo sa mga pwede niyong pagpatulungan sa inyong mga institution. Ganun tayo na librarian, di ba? Resourceful. Okay? So, kailangan marunong tayo maghanap ng paraan. Yun po bang collection development plan ang sasagutan? Opo. At saka yung
guide questions. Okay? Pwede po pa send link ulit? Naka-flash po sa screen yung link. Okay, ano pa ba? Good day po. Shall we follow the number of students and faculty or we can create on our own po? Sample lang naman. So you can create kung ayaw niyong gamitin yung nakalagay na number. Okay? How to download the workshop activity? I'm using a phone. Ah, sige. Sa phone niyo po, pag lumabas po yung folders, may dot, dot, dot doon, di po ba? I-click niyo po yung tatlong dot, tapos makikita niyo po doon yung download, piliin niyo po yung download. Okay? Ayan, sabi nga ni Monalyn Paghunasan, hashtag resourceful librarians. Oh, di ba? Gusto ko yun. Okay. Oh, sabi ni Christelle, huwag niyo po i-open ang file. Nakita niyo po yung three dots sa upper right? Click niyo po yun, tapos may download na kalagay. Oh, di ba? Okay. Paano po kung walang workshop? Hindi po ba mabibigyan ng certificate? Kasi hindi po ma-open eh. Thanks po. Nasa house rule po kasi natin yun. Na dapat meron kayong output sa workshop. Okay, ano pa ba? Kung di po namin matapos ang workshop, di na po ba kami pwedeng makakuha ng certificate? Okay. Kung nakagawa po kayo at hindi nyo lang siya natapos, pwede nyo pa din naman pong i-upload kung ano po yung natapos nyo at wala po tayong problema doon. Okay? Ayan. Sabi ni Miss Nonet, still trying to open po, kanina pa loading. Patience. Okay, so may problema po sa inyong mga internet access. Kasali din po ba yung students gumawa sa workshop? Kasali po kayo dahil nandito po kayo. Okay? Ang saya magbasa ng mga questions. Ano ba? Okay. Wala akong QR code apps. Di po ako naka-download pa. Limited edition po kasi CP ko. Okay lang po. Hindi nyo kailangan mag-download ng QR. Meron po tayong nakalagay na link. Kukopyahin nyo na lang po yun. Yan. Is there a way that you can't send? I really can't open. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, is there a way you can't send? Ayan, oh, nakalagay po, sabi ni, ay, pinost po ni Miss Marie, nakalagay dito kung ano yung Google Drive link. So, i-click nyo lang po yan and makikita nyo po. Ma'am, naniniwala po ba kayo? Yes. Okay. Thank you for reminding that. Okay. Sa mga hindi po makakatapos ng output, decent amount naman po. At least nakalahati nyo yung ano, sa workshop. Baka po kasi may naglagay na lang kayo doon ng ano, ng number. Ganun. Okay? So dapat naman yung ano, yung ipakita nyo naman na may natutunan kayo kay Ma'am Janice. Diba? Na-inspire nga tayo eh, kanina. Oh, sabi ni ano ni Miss Camille, try nyo po i-copy yung bit.ly code sa Google Chrome search. Oh, di ba? Ang galing ng mga librarians talaga. Di ba? Ayan, so okay na po ba kayo sa link? Pwede na nating ilagay yung ano, link for output sa ating mga nasa Zoom. Ah, pabisita nga sa Zoom. Baka may nagtatanong din dito sa Zoom. Ayan, sabi ni Ma'am Suzette, 3 po ba sa sagutan, ma'am? Nasagot na to, Ma'am Suzette, no? Okay na tayo. Hindi po ba pwede bukas isubmit ang output kasabay ng evaluation? Kung maaari po sana, ngayon nyo po isubmit. Kasi po, yung ating link, dito lang po siya mapopost. Okay po?
Ayan. So kapag nag-submit po kayo ng ating, ayan, sige sir, ano? Sir, pwede na nating ilagay yung link for the output. So pag nag-submit po kayo ng inyong output, make sure na ilagay po ninyo yung pangalan ninyo na naka-register sa ating attendance forms para dito sa workshop. And yung inyong library para alam namin, yung mga magkakagroup, alam namin na ano, nag-teamwork kayo. Okay? So, bali po, ang sasagutan nyo lang po ay yung collection development plan plus yung mga guide questions. Okay? So, clear tayo doon. Ma'am, give us till five. Print lang namin, then picturean. Okay. Sige. 5 o'clock. Marami ka dyan. 5,000 na. Nasa ano. 5,000. Wala daw pong problema kahit 5,000 sumagot. Okay, ulit. Huwag niyo pong i-edit yung nasa Google Drive. Okay po? Huwag niyo pong i-edit. Ang gagawin niyo lang po, i-download niyo yung file. Okay? Ayan, so nakalagay na po dito sa naka-project or naka-flash na po sa ating screen yung link para sa QR and link para sa ating output. So, kung wala pong QR code capability yung inyo pong cellphone, kopyahin nyo lang po yung nakalagay dito na link. Okay? Ayan, may mga nagsasubmit na. Very good. Ay, si ma'am natapos din. Saan po isi-send yung finish workshop? Galing. Ayan, sige, mag-shoutout muna tayo. Tapos, okay na tayo sa pagsagot sa mga tanong. Ano? Ayan, dito po sa output, so nakalagay na po dito yung G drive ng ating output. So ang ilalagay nyo lang po is yung document mismo. So isang document lang naman po yan, yung sa collection development plan at saka yung sagot nyo po sa mga guide questions. So yung file name po, make sure na ilagay po ninyo yung inyong napakagandang pangalan na ginamit nyo po sa ating attendance forms. Okay? Ayan, ma'am, paano po malalaman yung volume? Di ba nag-plus tayo kanina? Sa volume? Ayan, so instructions for the workshop po. Ulit. Okay. Ano po? Ah, may premyo daw yung pinakaunang mag-submit. Ayan. Sino po ang nauna, ma'am? Sir. Ano pong pangalan? Ah, mamaya. Okay, sige po. Oh, ang galing. May pangalan po ba yung library? Pwede nating i-shout out? Acronym. Ah, okay. Sige. Sample library.
Wow! Ayan, okay. So, to give consideration sa mga nagkakaroon po ng problema sa kanilang internet connection, ganito po yung gagawin natin. So, kung hindi nyo po kayang gawin ngayon, okay, so ito po for consideration, kung hindi nyo po kayang gawin ngayon, mananatili naman po yung FB Live recordings natin sa ating Facebook account. Ano po? Pwede nyo pong balikan bukas para makita nyo po yung link. At doon po kayo, yun pa din po yung gagamitin ninyo to download yung template. At the same time, makikita nyo din po itong link for your output. Okay? Ma'am, may gumagalaw po. Di ko makita yung guide. Ay, may gumagalaw. May gumagalaw daw po. Hindi makita yung guide. Saan po? Ako po yung gumagalaw. Okay. Ulit. Huwag nyo pong i-edit sa loob. Okay, huwag nyo pong i-edit sa loob ng Google Drive. Paki-copy po yung template. Okay? Ayan. So, happy na po ba kayo? Pwede kayong mag-submit hanggang bukas ng alas 5 ng hapon. Okay? Sa mga may problema sa internet connection. Okay? Pa-shout out na lang po sa mga OP. Anong OP? Shena Librarian, sabi. Shout out po, Ma'am Janice, National Teachers College. Sige, shout out na tayo. Yung mga natapos na, shout out na natin. Shout out UCC Libraries La Union po. Nice. Ayan. Nag-a-answer pa po ako, sana makahabol. Huwag po kayo mag-alala. Hindi nyo po kailangang humabol. Okay. School library po kami. We don't usually do this. But in school library, you actually need to do this. Diba? Kailangan natin sa library, sa school library. Kasi we need to provide something to justify bakit ito ang kailangan natin. Diba? Usually, I'm not sure sa iba, pero naging experience ko po sa school library is kailangan ipakita natin yung collection development policy or plan sa ating mga principals para pagka nag-request tayo, susuportahan nila yung budget na kailangan natin. Okay? Yan. Ayan, okay. So, muli po sa mga kailangan mag-exit dahil kulang na po kayo sa, ano, sa oras, make sure na mabalikan nyo po yung ating FB Live recordings po sa ating Facebook para bukas mag-submit na po kayo ng mga kailangan na ma-submit. Okay? Shout out po from PCCR Library. Hello, sir. Oh, tama naman, sir. Sir Ron. Okay. Pa-shout out po sa Occidental Mindoro State College, all campuses. O, lahat na daw po kayo dyan. Okay. Shout out to me, Miss Irene. To you. Sige, shout out to you. Kasi yung pangalan, okay, Liblib. Nasa Liblib na lugar. Okay, shout out po sa mga taga Mamburao. Saan po ang Mamburao? Lugar po talaga to ba? Okay, sige. Baka sabihin nila eh. Okay. Occidental Mindoro. Oh, ang daming taga Occidental. Ano po? Okay, shout out po St. Thomas More School of Law and Business Library. Hi, St. Thomas More School of Law and Business Library. Mag-member kayo sa ASLP. Okay? Thank you po, ma'am. Makakatulong po ito. Okay, akala ko makakatulong na kayo. Thank you po for the consideration. Okay.
Ano, sino pa? Okay. Ah! Shout out to Miss Rona Pamilakan of DUST STII. May ano pala, may fan pala si Miss Rona dito. Okay. Shout out po St. Jude College Dasma. Okay, 236 na. Ah, kumusta po yung ating mga on-site participants? Nakabuo na po ba kayo? O parang hanggang bukas nyo pa matatapos yan? Sige, hanggang bukas po kayo dito ah. Pag on-site pala, kailangan natin dalawa, tatlong oras. Basta may dinner. Ay, wala po eh. Ayan. Shout out po, DepEd Caraga Librarians. Shout out po sa lahat ng masisipag, siguraduhin nyo. Joke lang. Masisipag na empleyado ng PDRRMO Occidental Mindoro. Ayan. Naku, wala pong taga-NCR. Bakit po wala po dito ang mga taga-NCR? Wala. Ay, yung mga nasa NCR daw po, nasaan po kayo? Wala po kaming makita dito sa chat. Nasa Tagaytay sila. Ah, meron. Shout out po, Manila Cathedral School, Manila. Saan po pwede isend ang output? Ayan, naka-flash na po sa ating screen yung link and QR. Okay, sa mga libraries po na hindi kayo nire-require ng collection development plan, unfortunately, sa workshop na to, nire-require kayo. Okay? Shout out to all staff of Summer State University Library. Shout out na lang po kay Ma'am Annabel Gatmin. Ayan. Muli po, yung ating mga materials sa Google Drive for your workshop, hindi nyo po kailangan ng access to write. Basta ang mahalaga, kaya nyong buksan. Okay? Okay. Siya pala yung nagpapa-shout out to me. Oh, here's to you, Joren Panado. Pa-shout out po, Godfrey Gumaya. Thank you po. Okay. So, by 2:45, mag-start na po tayo for the presentation. Sa ating mga nasa Zoom, may nakatapos na po ba? Sa ating mga nasa Zoom? Marami na. Okay. So, sa mga taga-Zoom, nasa Zoom. Yung mga nasa Zoom, meron po bang gustong mag-volunteer sa inyo para mag-present ng inyong output? Pwede po namin kayong bigyan ng, anong tawag dito? Panelist, opo. So, pwede po namin kayong i-invite para makasama namin kayo sa panelist room. Pa-shout out po from Isabela State University Library. Ma'am, yung question po sa number 3 sa collection plan template na po namin itutuloy, ma'am. Ano pong isasagot ko dito, ma'am? Yung question po sa number 3 sa collection plan template na po namin itutuloy, yes daw po. Okay? Thank you for the appreciation. Okay. Sabi dito, from Mater. Is this Mater or Mater? Carmeli School Novaliches Library. Ayan. So may NCR na. Oh! Quezon City Public Library. Oh, nabuhay na yung mga taga-NCR. Okay. Caraga here. Ayan, QC po. From Bestling College of the Philippines, QC. Ayan, hello from St. Andrew School, Paranaque. Ayan.
From QC po, Manila. Manila, okay. Pa-shout out po sa mga classmate ko na teachers today, Miss Jambalos, Miss Orsua, and Sir Viernes. Please submit the collection development plan including the answers to the guide questions. Okay? Okay, so last 4 minutes before we proceed to the presentation. Sa mga nasa on-site, kumusta na po? May ipipresent po kayo mamaya. Sige po, pumili na po kayo kung sino po ang magpipresent. Ayan. Shout out po sa Metro Manila College. Shout out po Godfrey Gamaya. Shout out po sa graduate school librarian namin, Sir Jerome Procorato of Holy Cross of Davao City. Shout out po from Xavier University Ateneo de Cagayan. Shout out to me, please, miss. Oo nga, shout out na kita kanina. Shout out, DepEd tayo, Maltana National High School, Tampakan South, Cotabato. Sir Jonathan, nasagot na po kanina yung tanong niyo po. Ano po? Okay, shout out sa Atok Benguet. Kumusta dyan? Enchi Oranchitan? Shout out po, DepEd Roxy SDO Librarians. Shout out from ACLC College Manila Campus. Pa-shout out ma'am, CSTA and STSN Library of Novaliches. Pa-shout out po from Lyceum of Tuao. Shout out po sa Region for ASDO Librarians. Ma'am, kailangan ng access sa workshop po sa collection access and profiling. Ma'am, kailangan daw po ba nila ng access doon? May access naman po kayo. Hindi nga lang daw view yung access po doon. So, may access po kayo. Buwan, awan oran, ay, anshi oran, shitan, very good. Pa-shout out po sa Rogationist College, Silang Cavite. Pa-shout out po, La Consolacion College, Manila. Ayan, and last 1 minute. Ayan, sa ating mga nasa Zoom, sino na po ang, may volunteer na po ba tayo dyan? Kung sinong gustong mag-present? Ayan, pili tayo. Pa-shoutout po, St. Roch Academy Incorporated, Manapla, Negros Occidental. Pakigulisak po. Angeles City National Trade School, Angeles City. Pakigulisak, shout? Shout out. Okay. Ah, good afternoon, ma'am. Working po ako sa Bureau of Fire Protection. Do I need to make one? Make one? What? Do you need to do the workshop? Yes. Ayan. Sabi ni Sir Dion, gusto ko itong basahin. Shout out to all participants who are able to comply and submit the requirements who aren't librarians or / aspiring private librarians. Congratulations. Indeed, congratulations sa inyo. Kasi nakayanan yung gawin. Ibig sabihin, very effective yung discussion ni Ma'am Janice kanina. Pa-shout out po sa Mapua University. Shout out sa inyo. Shout out to me. Okay, thank you. Okay. So,
Pa-shout out po, St. Louis College of Bulanao, Tabuk City, Kalinga. We were in Kalinga last week for the whole week. And we went to Batad Rice Terraces. Doon ko naranasan, sabi nila, ma'am, malapit. 5 minutes na lang from the information desk. Yung 5 minutes pala, hanggang dun lang sa view deck na una, meron pala silang tatlong view deck. Okay, so unfortunately, yung 5 minutes, 45 minutes sa amin. Pero thank you, Kalinga. So from Kalinga, pumunta kami ng Banawe. Okay. Shout out po sa lahat ng librarians from St. Mary's Academy and St. Mary's College all over the country who are attending this seminar. Shout out po from Philippine Institute of Quezon City. Okay, at dahil 2:46 na, lumampas tayo. Oh, reminder po, kasi marami na pong nagsasubmit, paki-follow yung ating instruction na gamitin nyo pang file name ang inyong pangalan. Kung ano po yung pangalan nyo po na nakalagay doon sa attendance form, yun din po ang gagamitin yung file name sa inyong output. Okay? Pa-shout out po sa mga librarian nga gikapoy na. Anong ibig sabihin po nun? Ha, napapagod na. Pahingi ng energy. Okay. Shout out po from St. George Academy, Manapla, Negros Occidental. Okay, so ready na kayo para sa ating presentation? May napili na po ba tayo from Zoom? Sino po ang nakapag-submit na nasa Zoom? Para mapakinggan natin sila at makita din ang mukha. May napili na tayo, Sir Kevin? Sino po ang pinakaunang nag-submit? Mapapakita na natin. Opo. Sino? Zuriaga. Ayan, si Mr. po ba ito? Miss. Ayan, Miss Suryaga, nandito po ba kayo sa Zoom? Paki-chat kung nandito ka. Meron? Ah, wala siya. Or, sige, kung nandito po kayo sa Zoom at gumagamit po kayo ng ibang pangalan, ayan, mag-chat lang po kayo kung nandito kayo. At kayo po ang napili na magpipresent po ng inyo pong ano, output. Ayan, meron po ba? Nandito po ba kayo? Wala. Aside from Miss Suryaga, meron po ba tayong ibang napili? Apple Jane Ebarly from LaSalle University, Osames. So, Ma'am Apple Jane, meron ka na bang ano? May output ka na ba dyan? Apple Jane Ebarly. Ebarly. E-E-E. Wala pa, Ma'am Apple? Pa-upload na po. Para kayo na po yung mauna. Okay. Meron pa pong iba? Ayan, sa ating mga nasa on-site, pwede na po kayo mag-present? Hindi pa. Bukas pa talaga kayo matatapos? Ah, okay. Sige, fina-fine-tune daw po. Ano pong keyboard? Ay, ano pong ano, key? Ayan. Wala po bang gustong mag-volunteer sa ating mga nasa Zoom? Ayun niyo po bang makilala ng ilang libong ano participants? So, meron tayo ngayon sa Zoom 470. Tapos sa ating FB Live, meron tayong ilan nga po ba ngayon?
hindi ko na makita. 1.9. Yung kanina po, inabot tayo ng 2.2. Ibig sabihin, nag-surrender na yung iba. Na, mas nauna kayo napagod sa akin. Ayan, saan po i-send yung workshop? Nandito po. Ay, sige, flash po ulit natin yung slide. Ayan, so dito po nyo po i-send or i-upload po yung inyong output. Shout out po ma'am from Mandaue City College Library, Mandaue City, Cebu. Hindi pa po kasi tapos ma'am, kulang sa time. Okay lang po. Kung ano po yung nakaya niyong gawin, yun lang po yung inyo pong i-upload. Okay? Tomorrow na lang po ako mag-submit ma'am, hindi kaya ng CP ko. Okay. Nagkakaintindihan tayo dyan. Okay, again, so gentle reminder. Balikan niyo po yung FB Live recordings. Kasi po, hindi po ko namin mai-entertain yung mga emails tsaka Facebook messages po ninyo asking for the links. Okay po? So, ang gagawin po ninyo, balikan nyo po yung FB Live recordings. Nakalagay lang po doon sa FB page natin, syempre. And makikita nyo po itong presentation na to. Okay? Okay, so we wish that all licensed librarians attending this workshop is not just to gain CPD points, but to gain knowledge. Okay? Shout out to the Central Library and Archives Management Team of GMA Network Incorporated. Proud to be Kapuso, sabi ni Miss Gemma. Okay. So, sa susunod po, Ms. Gemma, dyan na tayo sa GMA mag-webinar. Okay. Ay, sige. Para sa niyang link na po yan? Okay. So, yung link po na to, ay, pakibalik doon. Okay, so yung link po na ito, dito niyo po ipapasok yung inyong output. Ready na kayo? Ang deadline po ng output, pinagbigyan na po natin sila. Pwede po hanggang bukas ng alas 5 ng hapon. Okay? Pwede? Pwede po. Ayan. So, gusto niyo pong bumalik dito bukas? Okay. Ayan, nagyaman na. Agyaman kami, Matt. Nakurutan tos apple ba? Anong ibig sabihin nun? Nakuratan? Ano yun? Sabali, DJ? Okay, pa-shout out po sa mga librarians ng Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Labuyo, Tangub City. Ayan. So, dahil wala pong nag-volunteer para ma-present yung kanilang workshop, Ma'am Janice, okay lang po ba na maglagay po kayo ng sample output dito? Magbukas tayo ng sample output dito for presentation? Para yun na lang po yung ipipresent natin? Sabi ni Rin, nagulat po. Bakit ka nagulat? Ano po ang nakakagulat? Ah, yung nakuratan? Nagulat yon? Oh, okay.
I gained knowledge, ma'am, but I could not answer the workshop. Only for view lumalabas sa cellphone ko. Ma'am Miriam, kaya lang po hindi namin mabibigay yung inyong certificate pag wala po kayong output ng workshop. Ma'am Miriam, baka pwede po kayong magpatulong po? Kung paano po ito gawin? Alam ko naman pong na batido na kayo dito. Expert na kayo sa paggawa ng ano, ng collection development plan. Pa-shout out po sa librarian ng Camarines Norte State College, Daet Camarines Norte. Please, kahit certificate lang sa mga nanonood lang, ma'am, LPT here. Sinong pinapanood mo ako? Bibigyan kita ng certificate? Okay, joke lang. O, sige. Okay. I mean, you do what you can do. Okay? Kasi po, kung nakinig po kayo simula kaninang umaga, kakayanin niyo na pong gawin or magawa yung ating workshop. Okay? So, kayang-kaya niya yan. Shout out from Surigao del Norte State University, ma'am. Okay, Ma'am Miriam. Thank you so much. Pa-shout out sa gwapa na librarian nga si Joseline Sumailo. Hey, shout out daw sa iyo. We'll submit later. Medyo matagal ang PC ko. O sige, patakbuhin niyo, ma'am. Sir. LPT here but graduate in library science. Pareho tayo. Shout out po kay Miss Kyla Bautista, new mania cum laude from PNU. Okay, so ma'am, may napili na kayo yung ipipresent? I think para hindi po tayo mag-hold sa oras. Pa-shout out po sa crush kong librarian na nandito. Yay, mabudin gayam no kabsan isabmit ha? Uwen, mabudin no kabsan. Masapul dyan, before 5 p.m., isabmit jumala, ah. Okay. Shout out, Miss Grail Madalang. Okay. Okay, so... May ano po ba tayo? May mania cum laude din tayo dyan? Ayan. So, paano po yung gagawin natin? Ayan, okay. Sige. Sa mga tapos na, magkakaroon na po tayo ng presentation ngayon. And sa mga hindi pa tapos, tatapusin niyo po or tapusin niyo po yan maya-maya. Okay? Yes, ma'am. Sige, ma'am. Okay, so Ma'am Janice, take over the floor. May attendance link po, PM, ma'am. Opo, nakapost na po. Nakapost po yung attendance link for PM. Kanina pa po, bago tayo nagsimula. So, sa mga nasa Zoom, nakalagay po sa chat box, pwede po kayong mag-backread. Sa mga nasa FB Live, nakalagay lang po sa comment section. Okay? Ayan. So, habang binubuksan po nila yung file, ayan, nandito na si Miss Jenny. Shout out dun sa mga kaibigan ko nag-message sa akin, mahirap daw yung ano
Eh, hoy, ang hirap naman ng ano mo, workshop mo. Okay. Sige. Alright. So, ito po yung template. Actually, this is the simplest template that I could find para mas... But still very useful. Actually, you can use this for your collection plan. Meaning, kung... Siyempre, minus the policy, but if you're drafting a collection plan in the next for next year or the next few years, you can use this template. It's simple but useful. So, let's browse. Itong sample natin ay from Miss Suryaga. Yan. So, ginawa niya, may current holding, collection size. Again, it's very important that you provide the profile of your collection. So, right now, nilagay lang natin total holdings lang. But in addition to that, pwede rin yung profile per subject area. So, nakalagay dito. Wala lang siyang table, no? But ideally, dapat may table ka for per subject area. Ilan yung holdings mo, ilan yung print, ilan yung electronic. Kung may audiovisual collection ka doon, pwede mong isama yan. And then, collection allocation. Ah, ito pala. Sige po. Pababa. Okay. Number of titles. Alright. Okay naman yung graph, no, na lagay mo naman kung ano-ano mga subject area siya. But in terms of, magka-comment na rin ako sa presentation, okay, sa visualization na ginamit natin. I said earlier, usually we discourage yung donut, pero okay lang gamitin basta may labels ng data. Kasi pag ganito, isa-isahin pa nung kung administrator mo yon, kunyari provost yon or chancellor yung magbabasa, isa-isahin niya pa nasan yung blue, light blue, ganyan. So maganda, nandun na mismo yung data. Or if you're in doubt, a table with the actual numbers, with the actual numbers will do. But okay yan, at least you get the idea. So material spending. Okay, sige. Sir, pababa lang ng konti. May grouping siya. O, sa budget. Ah, kaya lang walang amount. Alright. Sige. Si Mr. Yaga, if you can still revise this and provide a graph or table with specific amounts of a specific amount of expenditure per subject area, that is what we are looking for here. And then sa strategies, tingnan nga natin strategies niya. Increase the numbers of title in literature, social sciences, science. Okay, refresh, modernize, increase availability, raise awareness, strengthen community engagement. Okay naman lahat ng objectives niya, no? Anong kulang? Anong kulang? Ang kulang, wala siyang specific number, percentage. Gaano karaming increase? Dun sa mapapansin nyo, dun sa pre-provide ko na sample, naka-specify kung anong how many number of titles. Anong percentage ang gusto kong i-increase. So again, when we provide or when we come up with goals, ensure that is it follows the SMART, no? Specific, measurable, attainable, ano pa? Realistic and time-bound. So ganun din dito, especially for collections, please make sure that it follows the SMART way of crafting your strategic goals. So yan, kasi from here, pwede mo na siyang i-break down into your annual goal. So pag sinabi mo, for example, 30% increase in the next 3 years, then maybe every year you will increase 10%. So doon mo makikita yun sa baba. But okay naman, no? She gets the idea, yun lang, kailangan lang i-specify yung numbers, yung percentage. Yan. Alright, so I think that's it for my yung major na comments po for this. So thank you for taking the time to do this. Ito, mayroon na siyang taking the time to do this exercise. I hope from here you get the idea of how to craft a simple but useful collection development plan, no? for your library.
Nasa Zoom? I-up mo yung Zoom, pwede. Or kailangan ko magpalit. Yung Zoom of participants sa pwede. Para tingnan natin yung ano sa iyan. Okay, so shout out kay Mr. Yaga. Narinig natin yung feedback po ni Ma'am Janice. And Mr. Yaga, you are very fortunate dahil mabibigyan ka ng house and lot. Hindi pa po. Picture lang yun. Okay, Mr. Yaga, kung nandito ka sa FB Live ngayon, please reach out to Ply NCRLC. Okay, again, please reach out to Ply NCRLC via Facebook page. Because meron kang premyo, okay? Bibigyan ka daw ng 500 pesos. Okay, ang galing. Bigyan natin ng masayang palakpak si Miss Soriaga. Okay, so based po doon sa pinresent ni Ma'am, nakita nyo yung output, tama po. So, yung ating template ng collection development plan, template lang po yun that you can adapt kung kahit nasa ang library po kayo. It doesn't matter kung nasa school library, nasa academ, nasa public, or nasa special library po kayo. So, kasi ang mahalaga naman po is yung lalamanin ng inyo pong collection development plan, dapat suited po siya sa inyong institution. Okay? So, ngayon naman, kukumustahin ko po kayo. Ano po, sa mga nakagawa na po, kumusta po yung inyong experience sa pag-accomplish ng ating collection development plan or ng ating workshop? Pwede po bang malaman ang naging experience po ninyo or meron po ba kayong key takeaway mula doon sa workshop na ginawa natin? Pwede pong pa-chat sa mga nasa Zoom para mabasa natin. At makita din po natin, sabi ni Sir Fernan, nakaka-pressure po due to time limit. Okay. Tapos, mahirap po i-upload yung workshop. Siguro yung uploading dahil po yan sa internet connection. Malungkot po kasi wala po kaming budget sa tunay na buhay. Yun ang pinakamahirap. Okay. Ayan. Sabi ni Miss Julieta Olivar, pressured. Sabi ni Argil, meron na akong susundan na guide. Salamat. Nice. Okay. Tingnan natin sa Facebook kung anong sinasabi nila sa Facebook. Kaya ba silang ma-clash yung sa Zoom? Ayaw? Sa Zoom na lang. Ayun. Ayan, di ba? Sabi niya, testament po ito kung master po natin ang library collection. Ni siya, permission to upload po, ma'am? Opo. Upload, opo. Wala pong problema. Upload lang po kayo sa ating link for uploading. Okay? Wait, nawawala yung aking... Ano pa po ang nakalagay? Okay, sabi ni Ma'am Sendanya, need i-update ang CDP after listening to the lecture. Tama po. Hindi lang po kayo ang nag-iisa na nakarealize niyan. So, sana po ay marami po tayong natutunan ngayon dito sa discussion ni Ma'am Janice. At muli uulitin namin kung kailangan niyo po ng checklist ng criteria at
May mga tanong po kayo na hindi natin kayang sagutin, pwede po kayong magpadala ng mensahe via email sa ating resource speaker kay Ma'am Janice. Ayan. We did it at once because we have our proposed annual plans and goals and collection development plan every school year. Wow! Very nice. Kasi madali tayong makagawa, tama po, kung meron na tayong in place na ganyan. We don't have permission daw po to upload. Hindi naman po kailangan ng permission to upload, no? Kasi may mga naka-upload na po. Yun, try nyo na lang po. Or baka po nagkakaroon, anong tawag doon yung kailangan nilang mag-refresh? Or kailangan mag-clean ng cache? Cache, yun. Baka kailangan nyo pong gawin yun. Yun po ang lumalabas pag dinadrag namin ang file. Pag dinadrag daw nila yung file doon sa Google Drive for uploading, hindi daw po nila ma-upload. Ano pong naging experience ng iba? Kasi wala naman pong password, wala pong ano restriction doon. Yeah. Ayan. So, i-try nyo po instead na i-drag. Doon na lang po kayo sa taas. Tapos, di ba may upload po doon? Yung sa... Ang tawag doon? Parang kasama ng rulers, ganun. Ayan po, sabi ni Dats Mendoza, punta ka lang sa turned in for upload. Turned in daw po. Turned in. Paki-approve naman po ng request to upload sa output folder po ninyo. Wala. Naka-public po yun. Naka-public. So, wala pong password dun. Yan. Oh. The drive is publicly open. Ayan. So, ito yung takeaway. My RDE Plus by Mr. Romeo Sebastian is a library software that facilitates the library work. Marami siyang sinabi dito. Ano po ba ito? Pinopromote niyo po ba ito, Ma'am Jeline? Yung software na ito? Ayan, okay. So, Okay. So far, wala na pong tanong dito sa, ano, sa Zoom? Okay, ma'am, pasuyon na lang po. So, sa mga gumagamit po ng phone, may limitations po kayo to upload. Yung phone capability, yun yung may problema. So, ang gagawin natin sa mga hindi makapag-upload, pakisend po ang inyong output sa email ni... Ito po kasi, ano, mafa-flood tayo sa email. So, meron po tayong 3,500 na attendees. So, baka ma-flood yung ating email. Okay. Sige, ganito po ang gagawin natin. Ganito po. Yung hindi makapag-upload, sige, yung mga naka-upload na, okay na kayo. Okay? Yung mga hindi pa po nakapag-upload, pakipadala sa email. Ang email po ay stiilibrary@gmail.com. Again, stiilibrary
stii@gmail.com. Pangatlo, stiilibrary@gmail.com. Okay? So, nakuha niyo na po. Please rename your file using your name. And yung subject po ng inyong email is workshop output. Okay po? Workshop output for collection development. Again, okay, ayan, sige po. Alright, good afternoon. Balik lang ako saglit. Kasi may gusto lang akong i-clarify. Yung unang sheet, which contains collection analysis, profiling, and creating of collection development plan. Yung data na nandito, eto na yung gagamitin nyo. Okay? Eto na, wala na kayong... You don't need to create your own data. You can if you want to, pero ito na yung gagamitin nyo. Baka kasi dun kayo nahihirapan, no? Yan na yan. And then, based dun sa analysis nyo, dito sa pre-divide ko na data, gagawan nyo to ng collection plan. Okay? Or acquisition plan. So, dun sa analysis nyo, for example, sa baba, yun, identify strengths and weaknesses, i-base nyo lang doon sa data, sa table ng checkouts. Maybe you want to create a graph showing the highest and lowest circulation. Naka-table na naman, actually, nandun na siya. Gagawa ka na lang ng graph to support the your answer. Tapos mas mapakita mo lang kung anong subject area yung may lowest and highest circulation. That's it. And then, kunin nyo lang yung column na yun, pasok nyo sa Excel, graph, and then you should be done. Tapos dun sa discrepancies, you just answer this, narrative, no, paragraph, answer mo lang siya. Para lang mahimay nyo kung ano yung result nung analysis or profiling na ginawa based dun sa data na nandito. Okay? So wala na kayong kailangang i-provide. Unless yun nga, unless gumawa, gusto nyong gumawa ng sarili nyong data. But essentially, ito na yun. Ito na yung data, ito yung ina-analyze nyo. So parang dapat pare-pareho na, similar na yung mga answers nyo kasi same data lang naman yung gagamitin ninyo. Okay? Siguro mag-iiba na lang kayo dun sa collection plan. Again, based on the results of this analysis, no, based on the data that I have provided, magkikreate na kayo ngayon ng collection plan. So I hope naklaro, kasi baka naisip ko lang, no, baka yung iba, iniisip nila, magkikreate pa sila ng data na similar dito sa worksheet. You don't need to, ito na yung data na gagamitin ninyo. Good luck! Good luck! Okay, so I hope okay na tayo para sa ating workshop. Again, ang workshop, yung output po ninyo sa workshop, kung hindi na po kayo or baka hindi na nga po talaga kayo makapag-upload sa ating G-Drive dahil maaaring puno na siya. So, ang gagawin po, pakisend po sa email ng stiilibrary@gmail.com. Ang subject po ay workshop output for collection development. Okay? Miss Jam? Miss, pakisabi na kay Kuya Enver na pinakalimutin para sa ayan. Okay? So, kindly post yung alternative way to submit the workshop. Okay, sige. Patulong po tayo sa ating mga keyboard warriors pa... Palagay sa comment section po yung ating email address at saka kung ano yung subject. Okay?
Again, hanggang bukas lang po ng alas 5 ng hapon ang ating submission. Okay? Are we supposed to upload 2 outputs, one for the analysis and one collection development, collection plan? Isa lang po yung output niyo po. Yung collection development plan and yung answers po sa guide question. Okay? Ayan, salamat po sa inyo, sa mga participants natin na tumutulong. Ayan, may nagtatanong na ng evaluation. Okay, so dahil nag-enjoy kayo, okay. Gusto niyo pa bang mag-enjoy? Yes. Gusto niyo pa bang mag-enjoy? Okay. Hanggang alas 4 po tayo. So we will do our best na matapos to hanggang 4 p.m. Okay, so proceed na tayo sa game time. Sinong gustong maglaro at makapanalo? Ah, silent sila dito. Kasi ano, busy pa sila sa workshop. So hanggang bukas pa po sila nandito. Okay, so it's game time. Ang gagawin naman po natin, ay nag-e-enjoy daw sila. Ito po yung gagawin natin. Answer the questions in DOST STII souvenir items. Ayan. Sino na po sa ating mga participants ang nanalo? Pwede po bang ano, pa-shoutout po sa inyo? Ayan. So sa mga po nanalo na previously, ayan, congratulations po sa inyo. At ngayon naman, magkakaroon ng pagkakataon na manalo ng polo shirt. Kung gusto niyo magkaroon ng ano polo shirt, nakapareho ng damit ko ngayon, may iba lang niya kulay. Okay, sumagot po kayo ng tama sa ating question. Okay? So, ang una nating gagawin ay, okay, para sa ating mga on-site participants. O sige, mag-break muna kayo diyan, yung mga sa inyong ano, sa inyong workshop. Ay, opo, sa inyong workshop. So, ang gagawin natin, Ma'am Janice, naka-ready na po tayo sa tanong? Ayan, mukhang naka-ready na si Ma'am. Masaya yung ngiti niya. Okay. So, ang gagawin po natin, magtatanong po si Ma'am Janice and kung sino po yung unang makapunta dito sa harap at sumagot ng tama, siya po ang mananalo. Okay? So, ready na kayo. Okay, di na makapag-upload. Sir Godfrey, ang dami mong nakalagay dito na di na maka-upload. Nahuli po kayo. Pakipadala po sa email, nakalagay po dyan. I-send nyo po sa stilibrary@gmail.com with the subject workshop output for collection development. Okay, balik na tayo sa laro. Ma'am Janice, dito po kayo. Para dito daw po kayo, ano, they're going to run to you. Run to you, talaga siya. I'm gonna run to you daw. Okay. Ako na po? Ako na daw po. Inubos niyo po yata yung energy ni Ma'am Janice. Okay, so, ang tanong sa ating mga nasa on-site. What is the first step in conducting collection evaluation? Go. Come pala, come, no? Hindi pala go. Okay, sa mga nasa on-site. What is the first step in conducting collection evaluation? Ma'am, dito po kayo. Know your collection. Know your collection? No. Four steps yun. Nakaganyan siya. So, ano po yung mga yun? Ayan, si Miss Nicole. Define your collection evaluation goal. Yes. Ayan, yun po yung una. Ang galing! Define your collection evaluation form. At dahil dyan, ayan, ibibigay na po ba natin ito, kuya? Ayan, so halika po dito, Miss Nicole, para po sa inyong, ano, papolo. Okay, sana magkasya to sa'yo, large. Malaki. Kasya! Oo, kahit dalawa ka pa. Okay.
Okay. So, congratulations. Basta ko yung sinabi niyo, ma'am. Okay, so, ma'am, dito kayo. Ay, yes. Closer. Sige. Okay. Okay, thank you and congratulations. Okay. Next, ang pangalawang question naman ay para sa... Okay, nasa FB Live. Okay, so para sa ating mga nakasa FB Live, tatawagan niyo po ang numero na mapapakita sa screen at sasagutin niyo po ng tama ang katanungan ng ating resource speaker. Okay, so yung mga walang load, mag-load na kayo habang may panahon. Okay, so ang tanong. Okay, ready na ba kayo mga nasa FB Live? Okay, so mukhang ready na kayo. Ito po ang tanong muna, no, bago yung number. So, huwag niyo munang ipa-flash yung number. Okay, ang tanong. Ito po, provide one, one lang yan. One example of acquisition a la carte. Whoa! Nagutom ako, ma'am. A la carte. Okay, provide one example of acquisition a la carte. And this is the number. Ayan, tawag na. Okay, tawag na. Na-excite akong makasagot ng tawag. Wala pa pong tumatawag? Okay. Walang tumatawag. Okay, ang clue, one. Ah, may tumatawag. Okay. Sagutin natin. Hello po, magandang hapon. Hello? Sa credit card po ba to? Nawala siya eh. Ayan. Hello po? Hello, magandang hapon po. Naririnig niyo po ako? Ma'am, sumagot na kayo. Wala po kaming marinig, ma'am, sir. Hello po. Hindi sumasagot. Sino po? Wala pong sumasagot. Wala po kaming marinig. Hello? Ayun, hello. Magandang hapon po. Ano pong pangalan nila? Hello? Bakit ganun? Paano po ito, ating mahal na hurado? Tawag ulit. Okay, tawag po ulit. Wala po kaming marinig. Sorry po. Ayan. So, ayaw niyo po akong makausap? Ayan, hello po. Hello, magandang hapon. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Ano pong pangalan nila at taga saan? Ang Kasmin Abdumhalin po from Minalocos University. Again, from? Kasmin Abdumhalin. Ano po? Kasmin Abdumhalin. Kasmin? Opo. Okay. At ano po ang sagot nila? Demand-driven acquisition. Galing! Very good! Congratulations po. Tama daw po kayo, sabi ng ating resource speaker. So, ang gagawin po natin... Message na lang siya ulit. Sasabihin ko pala kung paano niya makiklaim, di ba? Sige. May message po kayo ni Kuya Elmer para po
sa instruction kung paano po ipapadala ang inyo pong napanalunan. Okay, ang tanong naman sa ikatlo ay para sa ating mga nasa Zoom. Ready na ba kayo, mga kasama natin sa Zoom? Ayan, ready, ready. Very good. Okay, so dahil ready na po kayo, mga nasa Zoom, ito po ang ating instruction. Okay. Sige, asan na yung instruction? Okay, ganito po yung gagawin natin. In the chat box, you're going to type in Janice. The first person to correctly chat our speaker's name will be unmuted and must respond correctly to our speaker's question. So, hopefully, wala pa pong nagta-type ng Janice. Ano po? Ah, kaya lang meron na. Nag-type na sila kaagad. O, sige. Ah, wait lang ha. Pag sinabi kong go, saka kayo mag-type. Okay po? So, okay. After ng 3, 2, 1 sa Zoom. So, magta-type. Opo, magta-type in lang po ng tuldok na mahaba. Tapos magta-type po kami ng 3, 2, and 1. After ng 1, saka kayo pwedeng maglagay ng surfer na naman eh. Ikaw na yung naglagay, hindi pa. Okay, so, ayun tuloy sila. Oh, hindi po. Kami po yung gagawa niya. Grabe naman kayo, pwede ba nating pakita yun dito? Grabe naman kayo, hindi kayo nakikinig sa instruction ni. Okay, so, sundan niyo po yung instruction. Wala na po munang magta-type ng ano. Okay, so, ganito po yung instruction. Sige, wala na pong mahabang period ha. Walang magta-type ng mahabang period dyan. So, magta-type po kami dito, ng 3, 2, 1. After ng 1, saka kayo mag-type ng Janice. Okay? Sige, sir. Okay, and 3. Ay, nandito na. Ah, ito, yung mahaba. Okay, sige. Janice D.C. Peñaflor. Eh, hindi ka sumusunod sa ano, Sir Aitan. Ang sabi, Janice lang. Okay, so, ang... Ayan, si Miss Velon. Okay, Miss Velon. Paki-accept po yung ating invitation na mag-unmute. Ayan, naimbag nga malam. Shout out. Iti MPSPC, Mountain Province State Polytechnic College. Yan, nasa Bontoc. Okay, hi, Miss Velon. Ah, pa-accept po, Miss Velon. Para ano, makita ka namin at mapakinggan ka namin. Okay, so hi, good afternoon, Miss Velon. Hindi siya marunin. Good afternoon po, ma'am. Ayan. Kumusta naman po ang weather natin dyan sa Mountain Province? Ay lang po, ma'am. Mainit siya ngayon. Oh, mainit. Mainit? Katulad ng pag-iinit natin ngayong hapon? Okay. So, ready ka na bang sumagot, Miss Velon, sa ating tanong? Okay po. Sana lang po. Okay. So, eto po yung tanong. It is a KPI that aims to assess the overall rate of use of a loan collection. What do you call this KPI? KPI? Can you repeat, ma'am? Okay, so ito po. What is the KPI that aims to assess the overall rate of use of a loan collection? Ang KPI ay? K-
key performance indicator? Sagot, Ma'am Velon, in 3, 2, 1. Ano po ang sagot? Miss Velon, nandiyan ka pa po ba? Ha? Nag-unmute. Okay, go ma'am. Five, four, three, two, one. And ayan, ma'am, Miss Velon, sorry po, hindi po kayo nakasagot. Ayan, so, dahil alam nyo na po yung tanong, papalitan natin syempre kung ano yung tanong. Okay, pero sumagot si Emma Badyonita. Ang sagot niya is collection turnover. Okay. Tama naman daw po. Sayang nga lang, Miss Emma, kasi hindi po kayo yung unang nag-chat ng Janice. Okay? Ayan, so magkakaroon po ng pagkakataon na makasagot yung mga iba. Ang gagawin po natin, okay, hindi ko na po papatype yung pangalan ni Ma'am Janice. Ano po? Hindi na. Okay. Palitan natin dahil mga keyboard warriors kayo na nasa Zoom. Ang gagawin natin, paunahan ng mag-type ng tamang sagot. Pero pakinggan niyo muna yung tanong kasi baka nagsagot na kayo diyan. Wala pa pong tanong. So, ito po ang tanong. Okay. Ang tanong, provide or this is what is being asked. Provide one collection evaluation method. Go. Provide one collection evaluation method. Ang sagot ni Sir Fernan, checklist. Ang bilis ni Sir Fernan ah. Sabi po nila Sir Fernan, disqualified daw kayo. yun po yung ano majority na sinasabi nila dito. Okay. Checklist method, survey. So, ang nanalo po ay, tama naman po sila ma'am, di ba? Ayan, so okay na yan. Okay, so wala po tayong magagawa kasi si Sir Fernan na una. So, si Sir Fernan po ang nanalo. Congratulations, Sir Fernan. Ayan, most active participant. So, sa susunod, Sir Fernan, dito po kayo on-site. Ano po? Ayan, okay. So, maraming salamat po, Ma'am Janice. We really appreciate po your very informative discussion. And sa ating mga winners, congratulations po sa inyong lahat. Nanalo po kayo ng souvenir items ni DOST-STII. And ngayon naman po, ay ibibigay na po natin yung certificate. So, tinatawagan ko po dito ang ating officer in charge sa library services. Since wala po ngayon ang ating division chief, so Sir RJ Escondo, dito po kayo sa harap. And si Ma'am Janice Peñaflor po para i-award po natin ang kanyang certificate. And bago po natin i-award ang kanyang certificate, ito po ang nasasaad sa sertipiko. Okay? So, Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, in partnership with Philippine Librarians Association, National Capital Region Librarians Council, presents this certificate of appreciation to Janice D.C. Peñaflor for sharing her knowledge and insights as resource speaker for the DOST-STII Library Hybrid Seminar Series on the Art and Science of Collection Development, Strategies for Building Relevant Collection, in partnership with PLY NCRLC, held 20th of August 2024 at the DOST-STII Training Room and live stream via Zoom and Facebook Live. Given this 20th day of August 2024, signed Napoleon K. Juanillo Jr.,
Assistant Secretary for Technology, Transfer, Communications, and Commercialization, and Officer in Charge, Office of the Director, DOST-STII, and Venus Buyer Oroga, President, PLY NCRLC. So I would like also to request Ma'am Venus, together with our OIC, to present the certificate. So, ayan. Ma'am Venus, kayo na lang. Si Ma'am Janice, ayan, sa ating mga nasa FB Live, paulanan din ng puso si Ma'am Janice. Muli, maraming salamat po sa inyo. Yes, indeed, good job. And syempre, kung nabigyan, katulad po ng nabanggit natin, mabibigyan ng certificate ang mga dumalo na nag-fill out ng kanilang attendance kaninang umaga, ngayong hapon, at mag-fill out ng attendance ay ng evaluation form mamaya bago po tayo maghiwa-hiwalay. So, ganito po ang nilalaman ng inyo pong certificate. So, okay. Hindi ko mabasa. Okay, so Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, in partnership with PLY NCRLC presents the certificate of participation to the name of the participant in the DOST-STII Library Hybrid Seminar Series on the Art and Science of Collection Development, Strategies for Building Relevant Collection, in partnership with PLY NCRLC, held 20th August 2024 at DOST-STII Training Room and live stream via Zoom and Facebook Live. Given this 20th day of August 2024, and please remember that this webinar session has 4.5 CPD points for licensed librarians only. So signed by our officer in charge, the Assistant Secretary for Technology, Transfer, Communications, and Commercialization, ASEC Napoleon K. Juanillo Jr., and the President of PLY NCRLC, Ms. Venus Buyer Oroga. Okay, so thank you so much sa ating mga very engaged na participants, okay, via FB Live and Zoom, and syempre sa mga kasama natin on-site. Okay, so ang susunod naman po ay nais namin kayong imbitahan sa isang malawakang pagtitipon ng mga librarians at information professionals sa PLY National Congress and General Assembly on November 19 to 22, 2024 in Davao City. Magkita-kita tayo sa Davao sa November 19. Ayan. And ito po yung theme natin for the PLY Congress, Knowledge Integration, Connecting Minds, Empowering Communities. Kung may mga katanungan po kayo para sa ating event, magpadala lamang po ng mensahe via FB page sa ating PLY NCRLC or sa ating Philippine Librarians Association Incorporated, or may sarili din pong FB page ang ating PLY Congress 2024. So pwede po kayong magpadala ng mensahe alinman po doon sa mga nabanggit. Okay? And nais ko pong i-recognize ang pagdating ng ating Division Chief for the Information Resources and Analysis Division, Sir Alan Taulin.
Yan. Okay, and ito naman po yung mga susunod nating mga activities. So, save the date. Ang susunod na webinar, kasi yung iba may nagtatanong na kaagad kung kailan ang susunod. Ito na po, sa September 12, magkakaroon tayo ng hybrid session in partnership with ASLP naman po ito, entitled Sustainability in Libraries, Green Practices for Information Institutions. Granted na po ito ng 7 CPD units. Okay, next. Sa October naman po, magkakaroon ulit tayo ng another session in partnership with PLY and CRLC. Ito naman po, Reimagining Library Spaces, Designing for Collaboration and Innovation. So hopefully, magagamit din natin yung nagawa natin na collection development plan ano, dito sa susunod, kasi reimagining yung ating mga library spaces. Wala pa po, sir. Apo. And then, November 11 to 14, pero medyo may pagbabago sa mga dates. Abangan po natin para sa LIS Month Celebration po dito sa STII. So, hindi na po isang week lang po yan. Magiging two-week celebration po siya. And kung may mga interested schools na gustong mag-partner sa atin sa mga sa LIS Month, pwede po kayong mag-reach out sa amin via Facebook, via our Facebook page or email at library@stii.dost.gov.ph. And November 15 po, DOST-STI Library Clients Appreciation Day. Siyempre, mahal namin kayo dahil mahal nyo kami. So, we will be having a Clients Appreciation Day on November 15. On-site po ito. Dahil gusto po namin kayong mas lalong makilala at makasama. And dito naman po sa DOST-STI Library, meron tayong online public access catalog na pwede nyo pong magamit anywhere you are in the Philippines as long as may internet connection. You can go to signet.dost.gov.ph and then click online public access catalog. And then you can just type your keyword at the search bar, katulad pag nagsa-search tayo sa Google, and then click quick view of your selected title to see the materials location in DOST-STII, and then to request the material, you just copy the details or screenshot yung full catalog details and send it via email at library@dost.gov.ph. And if the material has digital copy available, we will send back the digital copy. Disclaimer po, hindi po namin pwedeng ipadala yung buong libro sa inyo, kundi kung ano lang po yung part na kailangan po ninyo in adherence to copyright law and intellectual property rights. Okay. Ayan, so for materials from other locations, please email your request to the concerned agency. Email can be found in the member agencies section. Just to inform everyone, DOST has 18 attached agencies and you can get in touch with those agencies. Next, these are our services that we offer for free. So we have library material requests, both on-site and online. So yung mga on-site, meron tayong library circulation service. So we will be happy to assist you if you visit us. We also have a library tour and orientation. This is on-site, but we have an online version of the library tour. That's the online library literacy program. You can, if you're interested to know more about our collections and how to navigate our online public access catalog, please feel free to message us at library@stii.dost.gov.ph. We also accept those who are interested to conduct benchmarking. You just send in your request. Doon pa din po sa ating email. And we will try to see kung pareho tayo ng date of availability and we will be able to accommodate you. Also, we accept library internships. So if there are students or your students are interested to do library internship,
You just need to write a letter of intent addressed to the office of the director, not less than 1 month before the start of the internship program. So you just email, lahat po yun, ay isa lang po yung email, dalawa pala. Pero ito lang pong email ang gagamitin nyo for this ones, library@stii.dost.gov.ph. Okay? Okay, so, at this point, we will now call on the president of the PLY NCRLC for her closing message, Ma'am Venus Buyer Oruga. Thank you, Ms. Irene. So, uwi na tayo, no? So, as we wrap up today's hybrid seminar on collection development, a special thanks to DOST-STII, headed by Sir Alan and Sir RJ, and of course to our napaka-energetic na host for this afternoon, Ms. Irene, and to all the teams here for hosting this event. Your support has been instrumental in making this hybrid seminar possible. So I also want to express my deep appreciation to Ms. Janice for generously sharing her expertise with us, kahit mahirap, nahihirapan daw sila sa ano, but worth it naman yung paghihintay. So her insights have been both enlightening and inspiring, and I'm sure we've all gained a lot from her wealth of knowledge. So to all the participants, both online and on-site, thank you for attending and engaging with the ideas we've explored together. And thank you for staying hanggang ngayon. I hope you found the discussions as valuable as I did, and that you're living with some practical strategies that you can apply in your own libraries. So remember, the concepts we've talked about today are tools you can use to make our collections more relevant and meaningful to our communities we serve. So whether knowing the fundamentals, embracing the new trends, or finding ways to collaborate, I hope you feel inspired to put these ideas into practice. So let's take what we've learned and turn it into action. Together, we can make our libraries stronger, more inclusive, and more responsive to the needs of our users. So thank you for your participation, your engagement, your insights, and your support to PLY NCRLC. Thank you so much, Ma'am Venus. So again, sana po, katulad po ng sinabi or binanggit ni Ma'am Venus, lahat po ng mga natutunan natin ay magamit natin sa ating trabaho. Okay? Ayan, kailan po deadline ng workshop? May humahabol ng tanong eh. Sabi niya, kailan po deadline ng workshop? Pero, si Ma'am Anihay, ma-inspired to the highest level daw. Okay, thank you very much. Okay, so, with that, ito na po ang ating evaluation link. Okay. So, again, reminder po, we will provide an e-certificate of participation to all participants who successfully registered and submitted their accomplished AM and PM attendance and evaluation form. The e-certificate of participation will be sent to the email address that you have provided in the evaluation form on or before September 12, 2024, along with the link of the recordings plus the presentation, so yung slides ni Ma'am Janice, since pumayag siyang isend natin sa participants. And ma-access niyo po yun. So thank you so much for participating. Ito po yung ating evaluation link. Okay. So sa mga nasa Zoom, okay, nakalagay po sa ating chat box yung ating link for the evaluation. Sa ating mga nasa FB Live participant, syempre nakalagay sa comment section yung ating link for the evaluation. Again, lahat ng forms natin ngayong araw ay bukas hanggang
bukas hanggang bukas ng alas 5 ng hapon. Pagdating po ng 5:01, close na po yun. Hindi nyo na po ma-access yung ating forms. Okay po. So, sana po ngayong araw ay na-bless po tayong lahat sa ating mga natutunan na mga insights sa presentation po ng ating resource speaker. At sana po ay patuloy po tayong maging continuous learner. Ayan. We try to learn, unlearn, and relearn. Kasi may mga bagay na akala natin, alam na natin. So, yung mga CPD, ICDP nyo po, katulad po ng binanggit nyo po kanina, pwede nyo na pong i-revise. Okay? So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli po nating pagkikita. Ako po ang inyong lingkod, Miss Irene Alice Brillo, your host, signing off. Thank you.